Live pa rin po tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa huling bahagi ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At muli, narito ang siyam sa sampung presidential candidates para sa kanilang panghuling pahayag. May isang minuto po ang bawat kandidato at mauna po kayo, Ginoong Ernesto Abella, sir. Can you repeat? Tayo po ay magsisimula. Kayo, sabi ng ganun, ano pong pwede niyong gawin para sa mga magsasaka? Ano pong pwede niyong gawin para sa amin? Anong pwede pong yung, ano po yung hinaharap namin? At lagi pong bumabalik na ang kalila pong kahirapan ay hindi po dahil lang sa swerte, kundi po dahilan sa mga pulisiya na kung saan yung kanilang kahirapan ay nagiging profit para sa ibang tao. For example, when they lose their farmlands, somebody else gains. Somebody makes, let's say, a subdivision out of it. So nakita ko po na ang kailangan talaga ay papakinggan ang tao at isali sila sa pamamahala at dun makikita natin ang pwedeng pagbabago ng bayan. Kasama po lahat, hindi lang po pabor sa iilan. Hindi lang po pabor sa mayaman, kundi po pabor sa lahat, lalo na ang mahihirap. Salamat po. Calio de Guzman. Ang kasaysayan ng halalan sa Pilipinas ay nagpapakita na kung ang maboboto sa eleksyong ito ay galing na naman sa tuktok ng ating lipunan, mga milyonaryo, bilyonaryo, o kaya na may suportado ng bilyonaryo, at trapo at dinastiya, walang pagbabago. Hindi sapat na magpalit ng pangulo, ng mukha ng Pangulo sa Malacanang. Ang kinakailangan natin ay baguhin talaga ang sistema ng ating gobyerno, ang mga batas at patakaran na nagli-legalize sa kahirapan ng milyon-milyong mamamayan natin at nagpapayaman sa sektor ng iilan sa tuktok ng ating lipunan. Kaya kinakailangan natin ngayon sa mga mamayang naghahangad ng pagbabago ay baguhin natin ang ating sistema ng pagkilala sa eleksyon. Huwag lamang sa pagpapanalo ng inyong kandidato, kundi yung pagbabago ng buhay ng mamayan sa loob ng 6 na taong panungkulan ng inyong binoto. Kailangan natin ay kandidato mula sa baba ng ating lipunan. Yun lamang at maraming salamat. Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci, at maraming salamat sa Commission on Election sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Mga kababayan, ako po, ang tingin ko, kailangan nating crisis manager. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong buhay ko po, krisis ang kinaharap ko. Bilang basurero at 10 years old, sidecar boy, artista, hindi nakapag-aral sa gobyerno. Lahat po yung buong tapang ko pong hinarap upang malagpasan ang mga krisis sa buhay. Yan po ang gagawin ko sa darating na 2 taon, ng 6 na taon, kung ako'y bigyan nyo ng pagkakataon maging Pangulo. Katulad ng halimbawa ng gusto namin mangyari ni Doc Willie, life and livelihood. At kung ekonomiya ang pag-uusapan, ang mahalagang ekonomiya sa akin ay ekonomiya sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun ang tunay na magandang ekonomiya. Maraming salamat po. Ginoong Norberto Gonzalez, sir. Ang hinaharap po, parang hinaharap po natin ngayon kahit anong sagot ang ibigay natin parang hindi tama. Kung tayo po ay lalabas upang magtrabaho at hindi iintindihin ang danger ng pandemic, baka mamatay tayo. Kung hindi naman tayo lalabas sa trabaho, baka tayo magutom. Ang nakikita po ko sa katayuan ng ating mga kababayan, laging ganyan. May nakikita ang mga kandidato na ang tingin nila ay matalino at pwede namang maglingkod ng tama. Pero hindi naman popular at pwedeng hindi manalo, ay bakit mo papag-aaksayan? Ito po ay mga katanungan na hinaharap ng mga kababayan.
tayo po may panahon pa para patuloy na mag-usap at para sanayin ang ating puso na gumawa ng tamang desisyon. Senator Panfilo Ping Lacson. Mula sa pagiging sundalo at alagad ng batas na lumaban sa terorismo, rebeldeng komunista at mga putsakal na kriminal, bilang GPNP na nagpatino at naglinis sa hanay ng kapulisan, bilang ito man o laging absent, walang sino man, kundi ako, ang sadya at aktwal na nagsugal ng sariling buhay sa pagligtas sa panganib ng sino man. It takes a leader who is competent, qualified, and experienced to turn the promises of unity, bilis aksyon, angat buhay into reality. Kailangan natin ng Pangulo na handang ipaglaban kayong lahat para ipanalo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ginoong Faisal Mangondato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kababayan ko dito sa ating bansa, ang problema noon ay problema pa rin ngayon. Dito po sa lumang sistema ay hindi masusolusyonan anuman ang gawin ng magiging pangulo dito sa ating bansa. Kaya po, mga kababayan ko, ang aming ini-offer sa ating mga sa Pilipino ay lisanin na itong sistemang bulok na nagkakaroon ng sakit maski sinong umupo sa upuan ng pagkapangulo sa ating bansa. Kaya po, sa sistema na bago ay may bagong pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Dr. Jose Montemayor. Maraming salamat po. Kung lolobin po ng ating Panginoon ako ay maging pangulo, dalawa po, no? Dalawa po ang may papangako ko. Number one, godly leadership. Sa gabay ng Diyos, ang bansa'y aayos. Pangalawa, there will be peace. Ah? No more IATF na nagpapagulo. No more mandatory vaccination na binaviolate ang karapatan ng pantao, ng ating mga kababayan. No more bad policies of no vax, no ride. Ang ibibigay ko po, mga kaibigan, mga kapatid, isang pamumuno na sincero, tapat, at ang sinasabi ay ginagawa. I appeal to you, my fellow Filipinos, na piliin nyo ang isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi po ako ang pag-asa, kundi ang ating Diyos. Maraming salamat po. Senator Manny Pacquiao. Unang-una po, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon at pasalamat ako na kasama ako dito sa mga nasa Indablado ngayong gabi. At bakit si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao po ay mapagkakatiwalaan. Hindi po ako magnanakaw. At hindi ko po gagawin mangawat sa ating gobyerno. Si Manny Pacquiao po, kung pag-usapan ang paghihirap, ay hindi po yan konsepto kay Manny Pacquiao. Totoo po yung naranasan ko. Naranasan ko pong matulog sa kalye. Naranasan ko pong magutom. Naranasan ko pong tubig lang ang inumin para makasurvive, malipas ang gutom. Kaya gagawin ko ang lahat. Maibsan lamang ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Kay Manny Pacquiao po, hindi po si Manny Pacquiao sinungaling. Sa ngalan ng Diyos, yan po ang aking kasunduan sa bayang Pilipinas. Kaya po, hayaan niyo pong dadalhin ko kayo sa kampyonatong hangad ko. Bayan, daghang salamat. Ma'am Vice President Leni Robredo. Ang kailangan po nating Pangulo, yung magmamadaling samahan ka pag nahihirapan ka, handang magsakripisyo para tulungan ka, handang harapin kahit sino para ipaglaban ka. Ako po, may eleksyon o wala, bagyo man, kahit anong sakuna, pandemya, kahit anong problema, nandito po ako. Kahit po anong kwento ang ipakalat sa akin, ang totoo, kumpleto po kami ng resibo. Kaya po wag na nating hanapin ang ayaw namang humarap sa atin. Lahat na oras, nandito po ako,
hinaharap kayo, ipinapakipaglaban kayo. True leaders show up and man up. Kaya po sa darating na Mayo, the best man for the job is a woman. All right. Maraming salamat po sa siyam na presidential candidates na buong tapang at buong loob na tumanggap sa hamon ng COMELEC. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa lahat ng hindi bumitaw sa panonood. Abangan po bukas ang debate naman ng mga kumakandidatong Vice President.